Okay, shared lock and exclusive lock sa mga databases. So yung shared lock, ito yung pwede nilang ma-access yung laman ng database, pero hindi nila pwedeng i-modify. So yun yung shared, kahit ilan, multiple transactions pwedeng basahin yung nasa loob ng database but can't modify it. Okay? Yung exclusive naman, pwede siyang mag-read and modify yung laman ng database, pero dahil exclusive nga, from the word exclusive, yung transaction lang na yon ang nag-a-acquire nung certain instance o yung certain lock. Ibig sabihin, walang transaction, ibang transaction ang pwedeng magmay-ari pag naka-exclusive lock ka. Siya lang ang pwede. Wala siyang kasabay o wala siyang kasama. Siya lang. Di kagaya dun sa shared, kahit yun nga lang, babasahin lang niya. Pwede niyang mabasa, pero hindi niya pwede i-modify. Pag exclusive, pwede niyang i-modify, pero siya lang. Isa lang yung instance, isa lang yung transaction na nandun. So, yun. Kasi sa Microsoft Joint Engine Technology, may mga lagay dun, exclusive lock, shared lock, yan. So, pinapaliwanag na sa atin kung ano yung mga concept na yun na nilalagay natin. Kasi, minsan hindi na natin tinitignan yun. O minsan nakakalimutan natin yung ibig sabihin. Well, ako, para na rin review or para na rin bago. Kasi I don't even remember na naituro to. Pero kung hindi mo naituro to, eto na yun. Eto na yung bago. So, yun lang po.